Ang pagkikita sa aking inayang sa alamang magtipon
di atas bibir yang pas-pas cahaya. Tanpa menghadiri kau, kau sendiri menjauhmu. Silang lumalap sa iyo'y lunutan ng ligay at gala na walang kapangkay. Bayaang sabihin ang poon ay dakila ng panghangin na maligtas na puso. Handa ko na ito upang sundin ang loob mo.
Tapos malalaman na lumalang yung tiyan mo. Siyempre, maaaring mag-isip ka ng kung ano-ano. Baka kung ano sa sakit na yan. Tulad ni Maria, first time siya magdala ng tao, ay maaaring hindi niya malaman kung ano yung nangyari, kung bakit ganun yung katatayuan niya. Pero dahil pinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanya, kasi sa ginawa namin, maaari mo ako kung isa, may iba si Maria na nagpakita ng anghel. Hindi mo din yung ganun kadali. Kasi makakalain na lang siguro ni Maria na siya ay nananatiling lamang. Maaari mo kasi ganun. Kaya sa tinatay na tayo busy. Kasi kung hindi namin na kitita, makakalain natin na tayo lamang na nananatiling. Maaari siguro kung sa ating pakaraw may mga pangyayari na ipinamamanik sa amin ng Diyos, hindi sa pamamagitan na pagpapakita ng anghel sa maraming pamamaraan. Sabi nga natin sa salita ang Diyos, sa isang araw nito yung panalangin. Yung awal pa yung sinabi ko sa inyo na may mga tao ayaw magkasal, kasi kapag sila'y nagkakasal, ay talaga marami silang malalaman at marami ipagagawa sa kanila. Hindi ko pwede na dyan ka lang kung talagang nakakausap ng Diyos. Kaya nga ako tutusin naman yung aming ipinagagawa. Ito ngayon ang aking pinagagawa. At dyan na ang tao. Mahirap ko magpagawa. Magamit hindi naman sa akin ang gagaling pera. Pero kung minsan, ipinasasabi lang ko, kapag hindi yung gagawin mo, makita ko natin na it is unfolding, unti-unti ipinababalik sa akin. Pero ano nakita natin kay Panginoon? Naniniwala ko sa ipinasasabi ng Panginoon. Maniniwan na ninyo ang aso sa pinasasabi ng Panginoon. Sa akin pa ay sinasabi ng Panginoon. Yan ang sabi ng mga upang ng Panginoon para sa sigurado may sinasabi ng Panginoon. O sa third na ginamit ng Ibanghelyo, may pinasasabi ng Panginoon. Maraming ng directly na sinasabi niya, paano ko ay si Bahari ng aming pamilihan, maaaring sa mga pangyayari na aming taong namin, sabi mga buhay, talagang lahat namin, ay talagang yung social role. So, nakintay tayo kasi sabi ay ginakuha pa yung tao. Pero mukhang, sabi niya, ang campaign ay September na. Siguro pinag-asabi mo nila, huwag muna yan, ito muna, pwede yan. Pero, bahay mo, yung ganong klase, eh, hindi ko isang sinasabi sa iyo ng direkta. Pero tulad ni Maria, hindi naman sa iyo na nalalaman niya, hindi ko pinasasabi ng Panginoon, ngunit naniniwala siya sa pinasasabi ng Panginoon na ang kanyang dinadala ay ang anak ng Diyos. Kaya po, sa ginawa natin, kapag talaga binibigyan natin ng pagkapahalaga yung pinasasabi ng Panginoon.
Well, sa akin po ang partikular, para lang po maintindihan natin yung kahulugan ng buwan, makita rin namin yung mga amo na inakahayaw ito. Pag sinabi namin kasi naniniwala siya sa pinasasabi ng Panginoon. Kumisa, may mga pagkanda, katulad po yung bago ng pagkapagawa, ay bahagi po ng papilos na maraming pag-aaring lahat. Yung kaya magbibigay. Yan yung umisa, wala na mas kayong programa. Lalo-lalo na ngayong panahon na ito, bawal na ngayong pabingko. Ayaw na mag-isip ng pabingko. Ayaw na parang latin. Ayaw na mayroong mananalo at bawa ng kotse. Ayaw na doon. Yung para kasi niya ay mukha na sugal. Ayaw na tumisip. So, hindi naman tayo magaling kumanta para tayo ay magpa-concert. Pero parang hindi mo naman, sabagat naging bahagi naman ng karanasan na kung talaga gusto ng Diyos ay mangyayari. At saka isa pa ako ay bahagi nito ng karanasan na pero kung gusto ng Diyos ay pagagawain ng Diyos. Not only during your term, even after, pwede ipagpatuloy yan. Kaya ang sabi ng mga ay bagamat yung target natin ay para sa transliteration, maaaring kasi maraming hinihingi na coordination na necessary na matapos term kasi pang-apat na pang-apat na huli ito. Pero yun, hindi yung madali yung sinabi yung nakita ko namin kay Maria na dahil naniwala matutupad ang ipinasasabi ng Panginoon. Mayroon po nakikita natin Israel. Pero bakit namin gagawin? Kasi nga, ito yung pinasasabi ng Panginoon. Maging bahagi mo ng Panginoon. Hindi o sabagat hindi mangyayari yung kagustuhan ng Diyos. Pero yung pagkaunawan na nawa makita natin katulad ni Maria, ito ba yung kagustuhan ng Diyos? Tayo ba yung tutupon dito sa kagustuhan ng Diyos? Kaya, ito yung ipadalaman natin. Kaya magkaroon tayo ng paniniwala katulad ng paniniwala. Kasi may mga pinasasabi ng Panginoon na kuminsan ay mahirap paniwalaan. At na kahit na makita namin kay Maria kasi hindi naman natin nakita yung kanyang strata, hindi naman ipinamanik sa ibanghelyo natin na yung kanyang strata. Pero kung may mga pagnilay na ipinahayag din si Maria, that will come to the resolution. Kasi yung sinasabi na dahil naniwala ka sa ipinasasabi ng Panginoon, hindi naman yung blind obedience. Meron pong tawagin na po natin dito ay struggle of the mind. Ito ay ang ipinasasabi ng Panginoon. Makagawa ko pa ito. Nagagawa ko pa ito na madala ko ang anak ng Diyos. Sino ko lang, wala pa lang makikinila ng pakay. Ay, maging bahagi ng pagkilos ni Maria. Ano yung kanyang kakawin? Lalo ko ito. Ito ay 2,000 years ago. Mas matindi yung sitwasyon kapag nakita mo na ikaw ay yung ganda ng tao na palang hindi
Doon pa lamang malalaman natin kung may mga yung pumisag na pagod tayo ay nakita natin na ito yung aming may sinasabi yung aming katawan, yung bahagi ng aming katawan. Na halimbawa, sumasabit yung ganito man, ibig sabihin, yung magpahinga ka mula. Because your body talks to you. Kaya, kung yung bahagi ng katawan na magsasalita sa iyo, lalo na yung puso mo. Kaya yun ang sinabi sa parang kasulatan, and many to be in his heart, don't put it in her heart. At ito ay isang puso ni Maria. So, she listens to her heart. She listens with her heart. Kasi magsasalita ang puso namin sa ating sarili. Hindi lamang mo sa usapin ng sakit. Hindi lamang mo sa usapin ng sakit. Kaya napakalagay po yung meditation, yung pagmimilan, yung katahimikan. Kung tawagin lang po namin yung may solitude, ang pakikisa natin sa nangingisang Diyos. Katulad ni Maria. Kasi doon lang ang aming malalaman na huwag nang ibig sila, ito yung pinasasabi ng Diyos. At naniniwala ako sa pinasasabi ng Diyos. And that is something that is very spiritual. Kaya ni Maria, kaya ba namin? Yes. Hindi po yan exclusive for men. Kung ito si Pérez, yan ang ipinuturo ni Maria. Na baka nakakalimutan natin na malaman ang kalooban ng Diyos at maniwala sa ipinasasabi ng Panginoon. Kaya, sa araw na ito, pinaralanan natin ang pangalan ni Maria. Bakit? Kasi nalalaman niya yung kalooban ng Diyos. At sumusunod siya, naniniwala siya na ito'y magaganap sa kanya. At ito rin po yung amo na binibigay niya ko sa akin. Malaman natin yung kalooban ng Diyos at maniwala sa tayo na ito'y magagana sa atin. And the rest will fall into its proper place.
Manalangin kayo mga kapatid at mga pagkahain namin ng kalagayan ng Diyos ang mga Ama namin ang lumita. Ang iyong pagkataong bawa na katulungan sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na hindi gumawa sa mga lalong pag-anak sa pagkabirhe ay magpag-dapat na kalugdan mo ang aming pag-aaring sapagat siya ang Panginoong kasawa mo at ang Espiritu Santo ang magkasawa. Sumayin niyo mga Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Sinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat siya ay sa Panginoon. Ang madaming magpapangyari ang tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ginagulita ang mahal ng Belen Maria. Bukod mong pinagpalad sa upayad ng mahal ng Belen Maria ng mawalad, ngayon, hindi maging ina ng imanak ang isubo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ng Belen Maria ay naninilang tunay ng imanak na kanyang isigilang at inamuniwala ng tulisan ng Diyan. Kaya kaysa ng mga amyat sa siyawin ng magpulit sa iyo ng walang kami nagpupunin sa loob katakita. Hindi naman matapos sa napunan ng huwag at ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis kanyang mga labad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at uminto ang kalis ng aking dugo ng bago at ulang pinagpag. Ang aking dugo ay buuhos para sa iyo at para sa lahat.
al mistero lampada. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay mo rin kung nabuhayin mo namin ang nangyari na sa iyo. Ang dinamay na nangibigay buhay at ang kalis at ang kakalawang ng kalimpas. Kami nagpapasalamat na kami ng mga panatumayo masarap at para manungkod sa iyo. E sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Diyos ni Kristo ay mapagulat sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang sinipahang nagkakalap sa buong kay isa ni Francis ng Pagkakagandura at ng Tanahang Pagkakal. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa sa dalawa ng pagbubuhay kaya hindi na lahat ng mga umaraw. Kawaan mo sila patuloyin mo sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo rin ang bakit ang lahat ng mga sayo sa iyong muli ng mga wakas. Kay isa na mahal mo rin ang Maria Mina ng Diyos. Kay isa na mga pastor na lahat ng mga talagudugod sa iyo. May pag-iwang naman natin ang pagpupuli sa karagaman mo. So, ang magigil niyo na ang aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa mga lahat ng mga pagpupuli sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan at kasama ng Espiritu Santo, magpasawala.
Tulungan mo kami tulong sa mga pangyari ng Diyos, ang aming kanilinan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay humihilayan sa atin ngayon upang piliin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan mo kami nagsusumano upang kami katulad mo ay palaging maniniibigan ng Kristo.